Bumisita kamakalawa si Pope Francis sa L'Aquila, Italy, upang dalawin ang Basilica ng Santa Maria di Collemaggio, kung saan matatagpuan ang mga labi ni Pope Saint Celestine V, ang unang papa na naglunsad ng hubileyo ng pagpapatawad at unang nagbitin bilang leader ng simbahang Katolika sa kasaysayan. Marami ang nagsasabing baka ito na ang hudyat ng pagbibitiw ng 85 anyos na papa, dahil ganito rin ang ginawa ni Pope Benedict XVI noong 2009 bago tuluyang nag-resign 3 taon makalipas dalawin ang siyudad. Noong Linggo, mausisang dinaluhan ang misa na pinamunuan ni Francis sa Collemaggio. Paglapag sa L'Aquila ng helicopter ni Pope Francis, una niyang kinamusta ang mga pamilyang biktima ng nakalipas na lindol sa naturang lugar. Nagpasalamat ang Papa sa kanilang pagkapit sa Diyos at ipinamalas na matibay na pananalig sa gitna ng pananalanta ng sakuna at pagkasawi ng mga mahal sa buhay. Sa idinaos na misa sa ipinatayong dambana ni Pope Saint Celestine V, nagpayag si Pope Francis ng pasasalamat sa banal na monghe at pinuri ang mga residente ng lugar. L'Aquila has preserved the gift that Pope Celestine V bequeathed it for many years. Pagpapakumbaba ang naging tema ng homilya ng Papa. Makasaysayan ang pagbubukas ng Holy Door ng sikat na dambana ngayong 2022. Dahil mismong ang Santo Papa ang nagpasinaya nito makalipas ang higit 700 taon. Ang pagbubukas nito ang hudyat ng simulat ng perdonanza o pagpapatawad ng kasalanan sa lahat ng mga papasok. Naka-wheelchair at helmet si Pope Francis na pumasok sa basilika patungo sa mausoleo ni Pope Saint Celestine V, kung saan siya ay tahimik na nanalangin para sa kapayapaan ng mundo. Ipinahayag ng Papa ang hangad na maging sentro ang L'Aquila ng pagpapatawad, kapayapaan at pagkakasunduan ng tanan. Sa maikling ekskursyon sa L'Aquila, pinuri ni Francis si Saint Celestine V dahil anya sa kanyang tapang at kababaang loob. Giit niya, "Celestine should not be remembered as a man of no for renouncing the papacy. Instead, he should be remembered as a man of yes." Ang mga mapagpakumbaba aniya ang tunay na mga pinagpala at matagumpay sa mata ng Diyos. San Celestino V, ipanalangin mo kami.